Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa Flex Fuel Investment na kinakasangkutan ng actor at TV host na si Luis Manzano. Muling nagkaroon ng pagdinig ngayong Lunes, February 20, 2023 sa NBI or National Bureau of Investigation patungkol sa Flex Fuel Investment. Nadidiin sa reklamo ang actor na si Luis Manzano na tumayo umanong chairman at co-owner ng Flex Fuel nang mangyari ang transaction sa pagitan nito at ng mga nagre-reklamong investors. Large-scale estafa or syndicated estafa at paglabag sa Securities of Exchange Commission ang ilan sa mga reklamo na kinakaharap ngayon ni Luis Manzano. Hindi sumipot si Luis Manzano at ang iba pang pinasupina ng NBI para sa pagdinig sa di umano'y alleged Flex Fuel scam ngayong araw ng Lunes, February 20. Mga representante lang ang madumalo sa panig ni Luis Manzano at tumanggi pang magbigay ng komento. Maaaring iakyat na sa Department of Justice or DOJ ang mga reklamo kay Luis Manzano at sa Flex Fuel. Narito naman ang pahayag ng representante ng Flex Fuel. As representatives of Flex Fuel, we want to assure the public and the stakeholders that Flex Fuel is not involved in any scams and our documents will attest to the same. So, as of the moment, we're still collating all documents, but rest assured that our clients will be fully participating in the investigation. Yun lang naman. Thank you. Karating ba dito siya? No, they're not gonna go here. Sino pong pinag-represent nila? So we're representing sina Medel, sina Alistair, and sina Sales. Yun lang. Okay, thank you. Attorney Janine Nicole Ongchua and Attorney Charles Fernandez. Thank you. Nagbigay naman ng pahayag ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa pagkakasangkot umano ni Luis Manzano sa Flex Fuel Investment. Samantala, may iba lang tayo nang usapan na attorney dahil nauuso na naman itong mga scams. No, actually, dati-rati pa, nagbibigyan na ng babala yung ating pamahalaan patungkol dito sa mga investment scams, mga pyramiding scams. At yung pinaka-recent ay ito nga kinasangkutan ni Luis Manzano. Ano ba ang dapat na paalala mo, attorney, bila ikaw abogado? Well, hindi kasi dapat nangangalap ng pera sa publiko na hindi rehistrado sa Securities Exchange Commission. Mm-hmm. Alam mo, talagang kaya ang kasaysayan ng Securities Exchange Commission sa buong daigdig, in-establish yan para protektahan yung mga publiko, no? Yung mga mamamayan na nagiging biktima ng mga scams. No? Ang tawag nila dyan dati, sky legislation. Kasi nga, binibenta yung langit. No? At para nga maiwasan na mabiktimang publiko, dapat lahat ng produkto na ibinibenta pagdating sa investment ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Kapag wala kang lisensya, yan po ay illegal. No? Mm-hmm. So sa publiko naman po, huwag natin isalalay yung pagtupad sa batas sa mga nagre-raise ng pondo. Kinakailangan kayo, unang-unang tanong, pag merong binibigay sa inyong financial product, ano ba ang rehistro mo sa SEC? Dahil yan po ay para sa inyong proteksyon. No? At hindi natin sinasabi na nagkasala itong si Luis Manzano, pero kung talagang hindi naman rehistrado yung kanyang kumpanya na kumuha o nagbenta ng kung anumang produkto sa mga madlang Pilipino, talagang merong pananagutan po dyan. No? Sana wa. Mapatunayan nga po niyang hindi dahil marami tumitingala sa kanya bilang isang artista. No? Hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang nanay din. No? At sa... So sana po ay lumabas ang katotohanan dyan. At meanwhile, tayo po bilang mga mamamayan, nakubantayan niyo po inyong salaping pinaghirapan. No? Huwag kayong papasok sa mga too good to be true. Pag may narinig kayo na napakalaking kita, isipin niyo na lang. Sa karanasan nating mga mamamayan, wala pong katotohanan yung mga get-rich schemes na sa madali ang panahon. Talagang wala pa rin pong alternatibo ang sipag at tiyaga. Mm-hmm. At pag minarinig kayong napaka-high yield, yung mga matataas na interest na ibinabalik, magduda na po kayo. Mm-hmm. Dahil talagang wala pong ganyan sa daigdig na ito. Parang tsaka ano, i-considera din nila na wag agad-agad maniwala, lalo na halimbawa mga influencer, no? Yung humihimok, no? Kumbaga kilala
personalidad, yung humihimok na mag-invest sa kanila, mas maigi pala, attorney, punta muna sa mga government agency like kagaya sa SEC kung meron bang secondary license na pwede itong mangalap ng investment kasi makakatulong ito sa kanila. Minsan, naglalabas ng mga advisory yung SEC dito. Baka hindi lang pinapansin din ng ating mga kababayan. So, sa lahat ng mga gusto mag-invest, para matiyak, halimbawa kasi may mga minsan dyan, mga artista yung mga endorser, mga online sensation, mga online na influencer, tinitingala, tunay siguro to, mas maganda, doon tayo sa ahensya ng gobyerno na nakatutok dito. Parang sa mga recruitment agency din na attorney, para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter, alamin kung rehistrado ba itong recruitment agency na ito sa POEA. In fact, pagdudahan nyo na, kung yan ay financial product na hindi naman insurance, bakit may influencer, bakit may artista ang nagbebenta? Oh. Kasi syempre, nangiinganyo. Oh. Alam natin na ang insurance, highly regulated ng insurance commission, kaya naman yung mga artista, talagang marami nag-iendurso. No? Pero kapag produkto na medyo pahingin ang pera mo, bibigyan kita ng yield, magduda na kayo bakit pa kinakailangan gumamit ang artista. Kasi kung totoong mataas ang yield, with or without artista, bibili ng taong bayan yan. Mm-hmm. Pero importante po, bago ilabas ang salapi, tingnan ang SEC registration na hindi po mawala ang pinaghirapan natin mga ipon. Mm, pero halimbawa, attorney, kung merong secondary license ito at nalugi yung isang kumpanya, pwede bang mag-ano ang mga investor dyan, magsampa ng kaso doon sa ano, parang kagaya nitong nangyari ngayon. Kasi ang problema ngayon, wala silang secondary license. Pero pag meron silang kaukulang dokumento na ganyan na attorney, tapos medyo naipit yung kanilang negosyo, may habol ba yung mga investors dyan? Well, depende kung may mahahabol ka pa. No? Usually, yung mga nag-i-scam, pag nakuha ng pera, linalabas na, no? At hindi na mahabol. No? Pero sa Amerika, bagamat merong license, maraming pagkakataon na nagdedemanda pa rin dahil mali naman yung impormasyon na ibinigay sa kanila. No? Oh. Ako, may karanasan nga ako dito sa isang banko, no, na ayaw ko talaga mag-invest sa tinatawag na equity. So, dami-dami nila sa opisina ko. Ayaw ko ng equity. Gusto ko dito lang sa low risk. Tapos nung ako'y inantayan mag-abroad, siyempre tatawag sila na abalang-abala ka dahil ibang time zone. Parang nasa Europa ata ako. Tapos nabanggit, ay, nako, pumasok na tayo dito. Pumasok kayo, nawala yung pera ko. Hindi ko na indirimanda. Kasi although malaki na wala ng pera ko, kasi lesson learned na lang. Di na ako nag-invest doon sa bankong yun. No? Mm-hmm. Pero yan po yung mga karamihan ng mga kaso-kaso, yung maling impormasyon na pinararating ng mga lisensyado naman. No? Ito talaga, banko to, unibank ito. No? So lisensyado siya magbenta ng kuno ng mga funds. Mm-hmm. Pero yung sinabihan mo na ayaw ko dyan, pilit ka para ipapasok dahil may commission sila, doon talaga ang nakakabuisi. Na. Ang mga problema pa nito, attorney, yung mga OFW na grabe yung sakripisyo, yung malimit, nabibiktima nitong mga investment scam. Oo, kasi sila yung may konting ipon na nais nilang palakihin. Mm. Kaya nga po, huwag na po tayong maingganyo. Kahit anong get-rich scheme po, wala pong katotohanan niya. Anong madalas kaso, attorney, kaya kakaharapin nung mga nangunguna o namumuno nito mga investment na ganito? Well, una-una, yung tinatawag natin na violation of the Revised Securities Act. Anything kasi na financial product na ibebenta mo sa mahigit na 20 tao, dapat rinirehistro sa SEC. No? Pero pangalawa, yung traditional na ginagamit pandemanda ay yung estafa, yung paglilinlang. Nangako ka ng high yield, tapos turns out, imposible naman ma-achieve yung high yield na yun. No? At naniwala naman yung tao. Hindi ko naman po sinisisi yung mga naging biktima dahil ako naging biktima na rin ako ng ganyan. No? Pero dapat lang, we will learn from our experience. Oo, at saka lalo na din sa mga probinsya, attorney, dapat palakasin din yung information dissemination siguro ng mga ahensya ng gobyerno doon. Dahil para hindi mahimok lang, kagaya nung panahon ng Kapa, no? Diba? Na dami nilang mga nalinlang, akala nila. Kasi tumatanggap din ng payout attorney eh. Pero lugi yung nasa hulihan nun. Kasi parang pinapaikot lang talaga yung pera niyan. Kumbaga, yung ibinayad nung una, yun yung bibigay sa bago. Oo, yung mga... Ang tawag dyan, kiting. Kiting na in, out, in, out. Pero darating yan sa punto na, oops, ang dami mo nang pinagkuhanan,
wala ka nang maibigay. Mm. O, magtatago na yun. Tsaka yung mga negosyo, kung saan, di ba, siyempre, sasabihin nila, meron tayong mga negosyo na ipundar, ganito, ganyan, para panghimok, no, sa mga ma-recruit nila na mag-ano din, mag-invest yun pala, mga bagong klase ng negosyo, wala pang 5 years, so hindi pa malinaw yung ROI talaga. Yun, kaya nga, doon ang ginagamit ang estapa, kasi yung mga misrepresentation nila na ginawa namang basehan ng ating mga kababayan para mag-invest doon sa undertaking na yun. So basta, ang importante po, kung mayroon nagbebenta ng financial product, ahan ang iyong SEC registration, dahil kung wala po, chances are scam yan. Mm. Pero miski nga mayroong SEC registration, pwede mo pa rin idemanda for estafa kung ikaw po ay linin lang. Pero bakit medyo marami-rami pa rin yung mga ganitong... Actually, hindi ito bago kung mag-attorney, di ba? Marami na mga issue. Pero bakit meron pa... Ano ba? Meron pa rin bang na mga nabibiktima? Kaya marami pa rin gumagawa ng modus? Eh kasi mahirap ang buhay. Mataas ang presyo ng bilihin. At marami nangangarap na yumaman na mabilisan. Mm-hmm. Eh bumili na lang po kayo ng loto. Hindi ko lang alam kung ma-escape kayo, pero parang hindi naman, no? Kung gusto niyo mangarap, sige, magkano ba kayo ng loto? Hindi ko alam kung magkano ang loto, no? Pero at least doon, tutubo pa ang PCSO at mabibigay pa sa charity, no? Doon sa mga medical benefits, no? Mm. Eh, wag na kayong bumili ng mga financial products na ganyan, lalong-lalo na kung hindi natin naintindihan kung ano yung undertaking ng korporasyon na yan. Nagbigay din ng opinion ang veteranong broadcaster at journalist na si Mike Abe patungkol sa pangalawang pagsummon kay Luis Manzano ng NBI ngayong Lunes. Narito ang kanyang buong pahayag. Ngayon, balik tayo kay Manzano. Last day ngayon ang pangalawang summon. Ang tanong, pag hindi dumating, anong gagawin yung NBI? Kawawa naman yung kumplena. Hindi ko sinabing guilty si Manzano, pero kailangan sumagot siya. Kailangan humarap siya sa investigasyon. Hindi pwede nagtatago siya kung saan. Or wala siyang pakailang, parang gano'n. Hindi naman makukuha sa drama yan eh. May complainant eh. Pag may complainant, rule of law. Padali sa korte ang kaso din kayo mag-litis doon. Kalakasan ng ebidensya. Ang tanong ng mga investor, nasaan ang pera namin? Lalo yung mga OFW, nasa Italy, nasa Spain, ang dami nun. Hindi pa nga nakaka-uwi. Yung 15 nandyan sa NBI, yan lang yung mga taga dito na naglakas ng loob magreklamo. Pero marami pang hindi nakakapagreklamo. Kasi lahat ng pinaglagyan ng negosyo, yung fixed fuel na yan, kung saan ang chairman ay si Manzano, eh lahat may investment, may investor na naglabas ng pera. Actually, lumalabas pala, hindi lang pala isang company, lima yata yung company nila. Lima. Konektado pa sa Amerika. Napakalaki po. Alam nyo, pag ako talagang malalim ang investigation dito ng NBI, ang daming sasabit dito. Hindi lang si Lucky Manzano. Kaya lang si Lucky dahil siya yung artista, Manzano, siya yung chairman, siya yung malakas na kahikayat ng mga investor kasi artista, naniwala sa kanya. Pati OFW, taga-hanga niya. Kapwa-artista, taga-kapwa-artista, di umalaw, biktima rin. So, ang lawak po ng operation. Laking pera nito. Akala ba nyo yung sinasabing 100 million? Barya lang yun. Maraming million, baka nga umabot ng billion yun. Pag pinagsama-sama, mula 2018 o 2019, kung kailan sila, from day one hanggang nung nakaraang taon lang tumigil, yung problema kay Manzano, umalis siya sa company niya noong February 2022. Eh, pag-alis naman niya, hindi naman niya sinabihan yung mga investor, o tumigil na kayo, na-scam na rin ako. Nawawala rin yung pera. Kung hindi naman niya sinabing ganun sa public, kaya yung mga tao, tuloy-tuloy ang tiwala sa kanya, tuloy-tuloy ang mga investor. Sila, pasok ang pera sa kanila, tapos hindi man alam kung saan napupunta. Yun ang problema naman saan. Dapat from day one, nang mabukon, kasi sabi niya, complainant siya. Dapat from day one, na nalaman ni Manzano na siya ay biktima rin, nawawala rin ang kanyang pera, sinabi na niya in public, artista siya. Ilalo naman siya, pwede mo siya mag-press conference, pwede mag, meron siyang social media account, pwede niya sabihin doon, o na-scam ako ng aming company. Kayong mga investor, mag-ingat kayo. Kaya at least alam na ng tao, magkakaroon ng warning. Eh hindi. After one year, sakala ng kabukuhan, February na ngayon, di ba? Kaya may kasalanan ka. Doon ka lang, doon sa puntong yon, Mr. Manzano, may problema ka. Hindi mo sinabi ng maaga na may problema yung company niyo. Bigla ka nag-resign, nawala ka, yung pala meron ng problema. Ngayon, complainant ka rin. Eh, sino-sino? Kayo-kayo rin yun. Ikaw ay chairman eh. Ikaw may kasama ka sa may-ari, kaya mananagot kayo. Nasa batas po yan. Mabigat yan. So, abangan natin ngayong araw na ito. Kayo po mga investor, mga OFW na nakikinig ngayon. Abangan nyo ngayong araw na ito. Kung darating at mapupunta ba sa kamay ng NBI si Manzano. Pag hindi,
yung NBI may pagkukulam na talaga rito. Kaya binigyan ko kayo ng background eh. Marami ng director ng NBI, hindi naman ganyan. Talagang kanilang masyadong low profile natin NBI ngayon. Parang hindi NBI yung dating. Dapat ang NBI ay mataas eh. Dapat yung speed nila sa galawan mabilis kasi National Bureau of Investigation. Buong Pilipinas sakop nila. Involved. Ano nga sila? Kasama nga sila sa Interpol eh. Yung International Police. Di ba? Natawag Interpol sa buong mundo kung mayroong may mga wanted dito sa ibang bansa, hulihin nila galing dito. Vice versa, sila yung nakikipag-coordinate niya. Interpol nga yan eh. Pero, bagal, ewan ko. Soman-soman pa eh. Supena-supena pa. Large scale stapa. Non-bailable offense. Tapos susulatan lang nyo na magpunta rito. Bakit susulatan? Papunta, hurihin nyo. Imbitahan nyo. Pag hindi sumama, arrestuhin nyo. Ganun dapat. Di ba? Kung nagreklamo siya sa korte, di sa kanyo pakawalan. Pero at least nahuli. Pero, non-bailable offense yan. Hindi ko sinasabing guilty ha. Yung mga makamakansano, baka sabihin nyo guilty na. Hindi po. Hindi pa, nasa investigation pa lang. Yung proseso ng investigation ang aking sinasabi. May proseso dapat sundin. Dapat masunod. Sundin ni ng kampo ni Manzano ang proseso. Gawin ng NBI yung kailang trabaho. Yan po sinasabi ko rito. Pinapalaala ko. Alam kong alam nila ang kailang responsibilidad. Mabagal lang. Kaya ko ating pinapalaala. Yan ang aking obligasyon bilang mamamahayag, bilang vlogger. Kasi alam ko, I know my job. Yan naman lagi sinasabi. Hindi tayo katulad ng iba, puro chismis lang. Puro, alam mo naman, dito napakarami mga chismoso sa Pilipinas. Eh, hindi tayo, kaya itong ating content ay legitimate news. Local, foreign, ano naman balita dito sa atin, sa labas ng bansa, na Pilipino na isinasangkot, mga Pilipino na aldamay. May balita na. Ano yan? Sir Mike, bakit hindi natunugan ni Ms. Manzano ang company na pinasukan niya? Eh, hindi ko nga natin alam. Kaya nga ko kailangan imbestigahan. Kasi ang kalusot niya, siya biktima rin. Kaya nga imbestigahan siya. Bakit hindi niya alam na... Hindi pwedeng hindi niya alam. Reviewin niyo yung kanyang mga advertisement. Grabe yung kanyang panghikayat doon sa mga Pilipinong para mag-invest. Magtiwala kayo, ganitong income. Kaya hindi lang siya endorser. Siya po ay chairman pa. Apart ng may-ari. Eh, nagkaroon ng problema yung kanilang samahan. Eh, kaklase raw yata yan. Schoolmate. Tapos, best man pa sa kasal. Eh, alam nyo, sa pera-pera, walang magkakaibigan dyan. Yan ang pinakamabigat. Pag pera na ang pinag-uusapan, nawawala na yung relasyon. Ayun. Eh, kahit nga mag-asawa, nag-aaway sa pera. Yan pa kaya, best man lang. Eh, yung alang away, ang kawawa, yung investor, yun ang problema nila. Yung away nila sa loob at problema nila doon sa loob, meron silang responsibility and accountability under the law. Because merong complainant, merong perang nawawala, merong perang gustong mabawi ng mga investor. Kaya yung accountability nila, dapat nilang panagutan. Yan po ay nasa batas. Okay? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.